Magandang araw, Pilipinas. Kita na naman yung likod si Kaagapay natin sa Kaagapay CCTV. Nandito tayo mga Kaagapay sa Paco, Manila, na kung saan merong sadya lang tayo dito pupunta, no? Dahil nga sa tawag ng isang kaibigan natin sa Palawan, mga kaibigan ko sa Palawan, ating kabats ko sa high school. So yung tumawag sa akin kanina, mga kaibigan, at may concern lang, at ang concern walang iba kundi yung kanyang pamangkin na sa Saudi. Alam mo, mga kaibigan, yung pamangkin niya sa Saudi, in of contract na umano, pero sa ngayon pinag malupitan ang kanyang amo. So ang tinutukoy na agency, mga kaibigan, ang nagpaalis sa kanya walang iba kundi ang Forever Manpower Services. Ito, mga kaibigan, yung agency na to, napakatagal na, mulang nasa kay Ambassador Sinieres pa ako, hanggang sa ngayon dito pa rin. At saka maganda to kasi maraming natutulungan na mga OFWs. So ngayon, sadya lang natin dito pupunta para ma-inform yung naturang agency, kasi wala naman tayong magawa kundi inform lamang po para hindi naman ma-apektuhan ang pangalan ng agency, kasi ang agency talagang pag may problema talagang tumutulong naman. Kaya ang Kaagapay ECTV, mga kaibigan, tumutulong mula noon hanggang ngayon. Ang pagtulong ay walang iba kundi para sa lahat, hindi lamang sa OFW, maging sa agency. Kasi ang agency, kung walang agency, walang nagiging bayani. Kaya ito, dito sa hanapin natin dito, inform natin, kasi ma'am, kayo po taga dito sa inform namin kung gusto namin kausapan, kausapin ka lang kung sino pwede natin kausapin dito, mga kaibigan, kasi para maaksyonan agad ang problema ng OFW na sa Saudi. So ngayon, i-off ko muna ang aking cellphone, aking video, mga kaibigan, at hanapin ko kung sino pwede makausap dito. Kahit sino, basta importante, ma-inform natin sila para hindi naman ma-apektuhan ang pangalan ng agency. Maraming salamat, mga Kaagapay, manatili ka naka-standby at nakatutok sa aking channel, YouTube channel, Kaagapay ECTV. No? So, i-off ko muna yung aking video. Salamat. Nakausap ko na dito lang kasi bawal pa mag-siksikan sa loob, mga kaibigan. Ito, ma'am, sino ba yung kapatid ni Laling? Janice. Ito, si Janice kapatid niya, sir. Hindi naman ang kapatid ni Laling, si Janice. Oo, ma'am Janice, nandito na kami sa sa kay Sir Jerry, nakausap ko na in personal. Tingnan niyo, ang paliwanag ko kanina sa inyo, talagang may proseso. Ganun talaga, di ba, sir? Sir Edwin? Ayan si Sir Edwin, oh. Hindi lang kami kasisiksikan sa loob, Sir Edwin. Tama, Sir Edwin, ng forever. Sige, sir, tuloy, sir, paliwanag para ano. Ayan, sir. Ate, sir, ano ng status ngayon, sir? Medyo, ano Mali naman? Po, yung status ko ngayon, yung sabi po ng counterpart po namin, opo, is still paper in the polo. Okay. So kasi yung pinasa po namin, ito yung talaga dito. Opo, opo. Yan. Yan. Opo. Ibig sabihin, yung letter po kasi, letter 4, nakalagay labor, saka police. Opo, opo. Police and labor office na nakalagay okay. So ito yung letter na katunayan na nag-request kami ng pull out doon sa border. Okay, sir. So, inaantay na lang po namin yung sa galing, manggagaling doon sa yung, kasi ang pulis po kasi yan, pag napasa po ito sa mga kwan po doon, yung sa labor o sa pulis, yung mismong pulis po kasi yung pupunta po doon sa area nung Para i-ano siya, pull out siya. Okay. Very good, sir. Oo. So, yun. So kaya ang ano nga, sir, pakiusap, sir. Hindi naman po namin pinapabayaan po yung okay, sir. Thank you very much, sir. Tinututukan po rin namin po, sir. Kasi naawa rin po kami sa worker. Thank you. Yan ang hinahanap natin agency, kasi
Sa totoo lang mga kaibigan, itong agency na to, year 2000 pa lang nung sa Ambassador Sinieres pa lang ang mga ho. Nandito na to, hanggang ngayon naggulat ako. Ang dami na nagsasara ng mga kaibigan ng mga agencies ang forever. Nandito pa rin. Kasi may power siya. Oh, mga kaibigan. So, marami. Naman po namin. Kaso nga lang po, may proseso nga lang po. May proseso din. Kasi hindi naman pwedeng ilabag natin ang batas nila doon. May batas doon, iba may batas. Hindi naman po pwedeng kunin po kaagad-agad yung worker po doon sa okay. Employer po niya na wala pong pahintulot. Oh, kasi nagkakandak pa ng interrogation para malaman kung anong katotohanan. Kasi kung sila ang basta-basta lang pasabi pull out, pwede rin kasuhan ang tumutulong. Oo, ang agency. At saka pati yung police na tumutulong doon. Puro baka maari pa silang mabaligtad, sir. Tama, sir? Kailangan po naka black and white po kasi. Oh, yes. Okay, sir. Sir, maraming salamat sa ano, ha? Sa inyong tulong kasi ang sabi, ay kumakain daw ng ano, yung kinakain daw limang sa loob ng limang araw, siksirya. Pero at least, ang agency naman nakipagtulungan mga kaibigan. Maraming salamat Sir Edwin. At least maipakita natin sa ano, sa mga OFWs na talagang hindi nagpapabaya itong agency. Since year 2000, nandito ako. Ngayon nandito pa rin. Maraming salamat Sir Edwin. God bless, God bless, God bless. Ma'am, salamat, salamat po ma'am. God bless, thank you. Magandang araw, Pilipinas. Kita na naman yung likod si Kaagapay natin sa Kaagapay CCTV. Nandito tayo mga Kaagapay sa Paco, Manila. Na kung saan, merong sadya lang tayo dito pupunta. No? Dahil nga sa tawag ng isang kaibigan natin sa Palawan, mga kaibigan. Kaibigan ko sa Palawan, ating kabats ko sa high school. So, yung tumawag sa akin kanina, mga kaibigan, at may concern lang. At ang concern, walang iba kundi yung kanyang pamangkin na sa Saudi. Alam mo mga kaibigan, yung pamangkin niya sa Saudi, in of contract na umano, pero sa ngayon, malupitan ang kanyang amo. So ang tinutukoy na agency mga kaibigan, ang nagpaalis sa kanya walang iba kundi ang forever manpower services. Ito mga kaibigan, yung agency na to, napakatagal na, mulang nasa kay Ambassador Sinieres pa ako, hanggang sa ngayon dito pa rin. At saka maganda to kasi maraming natutulungan na mga OFWs. So ngayon, sadya lang natin dito pupunta para ma-inform yung naturang agency. Kasi wala naman tayong magawa, kundi inform lamang po para hindi naman ma-apektuhan ang pangalan ng agency. Kasi ang agency, talagang pag may problema, talagang tumutulong naman. Kaya ang Kaagapay ECTV, mga kaibigan, tumutulong mula noon hanggang ngayon. Ang pagtulong ay walang iba kundi para sa lahat. Hindi lamang sa OFW, maging sa agency. Kasi ang agency, kung walang agency, walang nagiging bayani. Kaya ito, dito sa hanapin natin dito, inform natin kasi, ma'am kayo po taga dito, sa ano? Inform namin kung gusto namin kausapan, kausapin ko lang kung sino pwede natin kausapin dito mga kaibigan. Kasi para maaksyonan agad ang problema ng OFW na sa Saudi. So ngayon, i-off ko muna ang aking cellphone, aking video mga kaibigan. At hanapin kung sino pwede makausap dito. Kahit sino, basta importante, ma-inform natin sila para hindi naman ma-apektuhan ang pangalan ng agency. Maraming salamat mga Kaagapay, manatili ka naka-standby at nakatutok sa aking channel, YouTube channel, Kaagapay ECTV. No? So, i-off ko muna yung aking video. Salamat. Nakausap ko na dito lang kasi bawal pa mag-siksikan sa loob mga kaibigan. Ito, ma'am, sino ba yung kapatid ni Laling? Janice. Ito, si Janice kapatid niya, sir. Ang kapatid ni Laling si Janice. Ah, oo. Oh, Ma'am Janice, nandito na kami sa kay Sir Jerry, nakausap ko na in personal.
Tingnan niyo, ang paliwanag ko kanina sa inyo, talagang may proseso. Ganun talaga, di ba sir? Sir Edwin? Ayan si Sir Edwin, oh. Hindi lang kami kasisiksikan sa loob, Sir Edwin. Tama, Sir Edwin. Nang forever. Sige sir, tuloy sir, paliwanag. Para ano? Ayan sir. Ate sir, ano nang status ngayon sir? Medyo ano naman? Ano po yung status ko ngayon, yung sabi po ng counterpart po namin. Opo. Still paper in the polo. Okay. So kasi yung pinasa po namin, ito yung pinagal dito. Opo, opo. Yan. Yan. Opo. Ibig sabihin, yung letter po kasi, letter 4, nakalagay labor, saka police. Opo, opo. Police and labor office na nakalagay okay, na. Okay. So ito yung letter na katunayan na nag-request kami ng pull out doon sa labor. Okay, sir. So inaantay na lang po namin yung sa galing, manggagaling doon sa yung kasi ang pulis po kasi pag na napasa po ito sa mga buwan po doon yung sa labor o sa pulis yung mismong pulis po kasi yung mag pupunta po doon sa area nung para i-ano siya pull out siya. Okay, very good sir. So yun. So kaya ang ano nga sir, pakiusap sir. Hindi naman po namin pinapabayaan po yung okay sir. Thank you very much sir. Tinutupad po rin namin sir. Kasi naawarin po kami sa worker. Thank you. Yan ang hinahanap natin agency kasi sa totoo lang mga kaibigan, itong agency na to, year 2000 pa lang nung kay Ambassador Sinires pa lang ang mga ho. Nandito na to hanggang ngayon, naggulat ako. Ang dami na nagsasara ng mga kaibigan ng mga agencies forever. Nandito pa rin. Kasi may power siya. Mga kaibigan, so marami. Nasa na naman po namin. Okay. Kaso nga lang po, may proseso nga lang. May proseso, sir. Kasi hindi naman pwedeng ilabag natin ang batas nila doon. May batas doon, iba may batas. Hindi naman po pwedeng kunin po paagad-agad yung worker po doon sa employer po niya na wala pong pahintulot. Kasi nagkakandak pa ng interrogation para malaman kung anong katotohanan. Kasi kung sila ang basta-basta lang pasabi pull out, pwede rin kasuhan ang ang agency at saka pati yung police na tumutulong doon. Puro baka maari pa silang mabaligtad sir. Tama kailangan sir? Po naka-black and white po. Yes. Okay sir. Sir, maraming salamat sa ano ha? Opo. Sa inyong tulong kasi ang sabi ay kumakain daw ng ano yung pinakain daw limang sa loob ng limang araw, six siria. Hindi na. Pero at least ang agency naman nakipagtulungan mga kaibigan. Maraming salamat sir Edwin. At least maipakita natin sa ano sa mga OFWs na talagang hindi nagpapabaya itong agency. Since year 2000, nandito ako. Ngayon nandito pa rin. Maraming salamat sir Edwin. God bless. Maraming salamat po ma'am. God bless. Thank you.